I-endorse ko kayo sa building official. Pag inuloy niyo yan, lahat kayo ay magukulong ko. Kakasuha ko kayo ng disobedience. At lahat ng materialis niyo, kukumpiskahin ko. At maayos usapan ha, walang inutuloy. Sa plaka. Sir, huwag niyo naman itiin. Sir, huwag niyo naman itiin ang itiin yung tao. Kawawa na mamamaya yan eh. O sige, itiin yung siya ko. Pero huwag niyo kami itiin. Itiin niyo nila. Itinatakot niyo na. Itinatakot niyo na mas malala ibibigay niyo eh. Hindi ko kayo nakikita yung kayaran mo. Kayari doon. Sa kapit mo gumagawa na ng motion. Pas, sinigaw pa siya kayo na sa akin. Sinigawan niya ako. Tama pa yun. O, kita niyo na. Di ba nandun ka? Ba't ang dito nang sakin mo, sir? Hindi. Ba sinakan niyo? Sinigawan niyo ako kanina. Alam mo yun. Pag sinuwi yung lisensya, tingnan nyo, paalisin. Pag walang lisensya, no choice tayo. Totoo natin. Maluwag na. Marami na mga kadaan at hindi na masikip. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may pinagbuhatan, sa may Bulanti Ono. At nagsasagawa muli ang MMDA at nitong LGU Pasig. Dito nga sa matagal nang isinasagawang clearing operation, sidewalk clearing, yung mga nakahambalang ng mga sasakyan sa daan, itotow, at kung ano-ano pa. Ang isinasagawang clearing operation ngayon ay pinangungunahan ng MMDA na si Sir Gabriel Go, ang Special Operation Group, at si Sir Edwin Lobes, ang Action Officer ng MMDA dito sa Pasig, at si Sir Bong De Leon ng Head ng Action Line dito sa Pasig City. Ang maayos usapan ha, walang inutuloy. Papuntahin yung mayari sa opisina ko.
action line o kaya sa building official. At usapan natin kung ano yung pwede mong gawin na mga tutulong ngayon ng CTO. Hindi pwede magpagawa na walang permit kahit sa barangay. Ayun ba yun? Ha? Hindi mo? Maraming salamat. So, ha, bigyan mo ko ng notice ko. Bigyan mo lamang ko ng isang linggo. Ha, para iayos itong kanyang gate ng kanyang parking. Naka i-atlas at hindi ilagay sa bangketa yung bakal. Bigyan mo siya kahit 10 days o 7 days. Ha, pag hindi niya bubong, kayo magtatanggal niya. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. Sa kanya muna yung parating. Bigyan mo po kayo ng 5 days para po ilabas yung bangketa. Bigyan mo kayo ng notice. Paalala lang po na kayo na po, voluntaryo. Pagka hindi po ito tanggal within 5 days po, katuwa nga ang ating MDA, ang barangay at ang lungsod ng Pasig po. Tatanggalin po namin ito, ha? So, bigyan ko kayo ng notice. Ano pong pangalan nila, kuya? Yan, Pepe, ang nakon dahil na si Sir Bong Tulayon at ayaw na ano pa. Yung binibigay ko namin limang araw, siguro ko po, kaya hindi nang iayos, ha? Sa isa na po, ha? Kailangan lang natin iayos sa kasada. Maraming salamat po. Salamat po. Maulit ko lang mga kabayan, pagka binibigyan ng 5 minutes para bago sampay yung mga motor. Pagka may driver, titigitan, pagka walang driver. Ayan, isasampa na. Ngayon kung mga walang rehistro, bukod sa pagbabayad sa toll, meron pang karangdagan ang bayad pagka walang rehistro ang mga kanilang masasakyan. Katulad nito, walang lisensya yung nagmamaniho at tinatawagan kung sino may-ari at narinig ko tiga City Hall ng Pasig at ito kinausap ni Sir Bong. Antayin natin kung anong aksyon na mangyayari. So ito, confirm, walang lisensya yung driver at subject to tow na ito. Iwanan natin ito dahil ang ma-action ng clearing ngayong mga araw. Ando na yung ibang team. Hindi na natin makover yung mga tinoto. Pero malamang lahat ng mga nakahambalang at walang mga driver matutong. Katulad dito, itong NMAX, halos kalahati na ng kalsada yung nakupa. I-confirm na lang yan kung may driver na lalabas within 5 minutes. Pag wala, isasampa na yan sa tow truck. Kalahati na nga ang kuha sa kalsada pagka pinarkingan pa nila dito. Araw-araw na ho ito, wala nang parking dito. Gabi, papayagan kayo, umaga, hindi pwede. Para magamit naman yung kalsada sa tagal ng panahon. Katulad ng mga sinasabi ko noon sa clearing, matagal na itong binibigyan ng notice at walang katapusan ng clearing operation habang may mga kasaway o mga nakahambalang ng mga sasakyan sa kahabaan ng kalsada. Ayun. Malamig yung sasakyan. Kung sabi niya pinaandar niya nag-ando, di sana mainit. Kaya yung lamig oh. Oo. Kaya yung umandar. Oo. Malamig nga. Umandar daw ngayon. Malamig po. Ngayon na pinaandar nung kinita na. Ayan o.
Sir, ito pa, sir. Nagsulat na siya, wala pa siyang kausap, nagsulat na siya rito. Kasi siyempre, no, dumating po. Sir, ganun na lang po. Kasi nga protocol namin. Seminar po eh, para malaman niyo po yung protocol namin. Pwede na sa inyo, kaya makikisuyo na ako. Para pag nag-clean nyo sila ng sa LTO, doon sila magkakas. Sir, huwag nyo naman itiin yung tao. Kawawa na mamamayan eh. Kasi nga ititiin ko siya ko, pero huwag nyo kami itiin. Ititiin nyo nila, sir. Itinatakot nyo na, itinatakot nyo na mas malala ibibigay nyo eh. Hindi ko kayo nakikinig nyo yun mo. Ito naman ay harap ng eskwelahan. At nakita nyo naman ang laki ng obstruction dito sa kalsada. Pwede naman daw silang mag-waiting or tawagan bago sunduin yung mga bata. Hindi yung dito sila mag-aantay. Magmula doon sa eskwelahan, ito ang dami dito. Ginawa na talagang parkingan itong main road. Ito na rin sila nakatira or natutulog sa kariton. Area pala ito ng mga malakal. Nandito tayo sa may Barangay Santo Tomas at ito, yung illegal terminal dito ay matagal lang winalingan. Ay, laki pala oh, no parking. Ah, Barangay Santa Cruz pala ito. Kala ko Barangay Santo Tomas. Ito at walang lisensya. Isa sampa na.
maluwag na after nung nawala yung mga tricycle at ito yung motor. Kanina pa tayo naghihintay, kami ari, walang lumalabas. Na-ikaw ka na natin, nag-advise na tayo. So walang naglalabas, i-inbound na natin to. Ibig sabi ni Sir Bong, binigyan na ng 5 minutes. Ang, na, almost 15 minutes na, mga 20 minutes, walang lumalabas. Ito yung magawad. Masikip talaga ito pagka pinarking natin, pa. Hindi mo yung kagawa, dinikita natin ha, para sa nila. Actually, ang tungkol dito sa manok, ano, talagang matagal na namin pinagsabihan. Kung mapapansin mo, pagdating natin, hindi man lang tumalima, ano, pinagsabihan natin. So, wala na tayong ibang gagawin talaga kung hindi siya ihulihin, ano. Tungkol naman doon sa sinasabi nila, paano nila yung kukunin, kung tutusin, pag iyon ay hinuli, kinuha, consider waste, pinadala namin sa MMDA, wala na, hindi nila mababalik yun. Pero kung sakasakali, nandito madadala sa opisina namin yon at kami po ay magkakaroon ng konsiderasyon sa kanila, maaari namin silang kikita ng UOBR o yung Unified OBR namin para doon sa mga illegally obstruction sa mga pangketa, sa pedestrian. Titikita namin sila at yun ay babayaran nila sa City Treasurer's Office bago nila makuha. Pero kung sa MMDA nadala yun, totally wala na silang makukuha. Ngayon, yung dating pinuntahan natin ano, dito sa Parangay Santa Cruz, dito sa Parangay San Joaquin, Kalawaan, yung mga tinatanggal natin ang obstruction sa bangketa, naglagay ng mga steel barrier, mga gates, binigyan natin sila ng pagkakataon mga 5 hanggang 7 araw o 1 linggo para tanggalin yun. No? Tayo nag-ikot doon muli at tayo nagtanggal. Kung mapapansin nyo, yung mga gates na may mga nilagay doon, yun ay nag-voluntaring tanggal. Tinulungan na lang ng ating mga tauhan. No? At talagang sila na mismo ang nagtanggal. At nakita nyo ngayon, pag pinantahan nyo, wala na kayo makikita doon. It's like tumalima. At siguro naman ngayon, masasabi natin na alam na nila na seryoso ko ang ating pamahalaan. Kaya tanga ng aking pabala no, at saka ang pakiusap sa ating mga kapwa Pasilipino na tayo po'y sumunod. Ito'y para sa inyo. Maniwala kayo sa akin at ito po, ayusin natin po ito para sa isang maayos na pamayanan. At makikita nyo bukas makalawa na ito ang ating mga kalsada, pedestrian ay maayos nating nadadaanan. At maraming salamat po sa inyong kooperasyon at sa inyong pagpapasensya po sa nangyayari po sa clearing operations ng Action 9 Division. Maraming salamat, Sir Wong.